21 projects ngayong 2021 ang inilunsad ng Department of Science and Technology. Layon daw nitong tulungan na makabangon ang bansa mula sa epekto ng pandemya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Teresa Ormatam. 4.8 billion pesos ang nilaan ng Department of Science and Technology sa 21 na projects na makatutulong daw sa local research at negosyo ng mga Pilipino. Inilunsad ng DOST ang Big 21 in 2021 noong September 7. 21 bagong mga teknolohiya, infrastructure at mga research and development projects na sinimulan na o gagawin pa lang ngayong taon. Sa programang The Chiefs ng One News, binahagi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña ang ilan dito. May mga bagong itatayong pasilidad tulad ng Simulation Packaging Lab kung saan matetest ang performance ng packaging ng isang produkto. Maiiwasan ang watak-watak na deliveries, lalo't uso nga magpadala ngayong pandemya. Kasama din yan ang Green Packaging Lab na makakapagbuo ng eco-friendly packaging. At siyempre, gusto natin mura rin, ano? At kung hanggat maaari magamit natin yung mga itinatapon nating mga organic materials, pwede silang maging packaging. Sa laging handa briefing naman, ibinahagi ni DOST Yusek Guevara ang mga proyektong kaugnay ang laban sa COVID-19. Para din po natin yung clinical characteristic ng transmission pattern ng COVID-19 sa mga confirmed cases at saka mga contact nila sa Philippines. Pinapakita po natin yung clinical trials ng Lagundi, Tawa-Tawa at Virgin Coconut Oil as treatment or adjunctive therapy against COVID-19. Kasama din ang pagbuo ng S-Pass para sa local travelers at ang breathing simulator na susuri sa local ventilators. Kasama din ang ilan pang mga proyekto ukol sa hanap buhay at R&D projects sa iba't ibang parte pa ng bansa na sinusuportahan ng DOST. Kasi po kailangan po tayo mag-research dito, hindi lang po dito sa Metro Manila, sa Region 4A at sa Central Luzon, kundi po sa buong bansa. Pumunta sa DOST website para makita ang lahat ng proyektong kabilang dito. Matagal man makuha ang resulta ng mga research and development projects, senyas pa rin ito na tayo'y umuusad para sa mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Teresa Ormatampo, Hatid ang Mukha ng Balita.